Siniya sat ni National Capital Region Police Office Deputy Director for Operations Brigadier General Nicolas Torre III ang Police Maynila na bumubuo sa kanilang District Mobile and Field Battalion. Tayo ay pinadala ni General Danao na ating Regional Director to send his regards to you and warm felicitations and to encourage you to prepare for the upcoming national election. May isang trabaho tayong parating na napakalaki at ito ay ating pinaghahandaan ng lubos. Narating ang eleksyon, napakabilis na, at sisiguraduhin natin na ang eleksyon ito marinig at mapapakinggan ang boses ng mga Pilipino. Pagdidiin ni Torre na napakahalaga ang kahandaan ng mga pulis sa pagtugon sa anumang sitwasyon at kondisyon na lubos na kinakailangan ang kanilang aksyon. Importante din anya na lubos ang kaalaman ng mga pulis sa paggamit ng mga kagamitan na ibinigay sa kanila. Meron talaga tayong mga special na mga specific training para sa unit, depende sa kanilang mga mission and functions. So, yung SWAT, tinitrain natin sa SWAT, CQB, rapid response, yung bike patrolling din, itong search and rescue natin, of course, sa search and rescue rin natin. And dito sa DMFB, ito yung multi-specialty, may SWAT, may motorcycle patrol, may search and rescue, may CDM tayo, yung mga civil disturbance management, special din yan ang mga unit dahil special ang application yan at depende yan sa mga nagde-develop ng mga situation sa paligid natin. Nabanggit din ang opisyal na ngayong papalapit na ang national and local elections, napakahalaga na napapaghandaan ng peace and security para mapangalagaan ang karapatan ng mamamayan na ihalal ang mga nais nilang mamuno sa bansa at mamamayan. Exactly. Actually, hindi lang kasama, kundi yan ang primary talaga ang pinaghandaan natin. Tinitingnan natin ang capability natin to respond to the eventualities that we anticipate. Hopefully naman, hindi mangyari ang mga in-anticipate natin yan, but we always prepare for the worst, but hope for the best. Ayon pa kay Torre, wala namang maituturing na election hotspot sa Metro Manila, bagamat anya may mga lugar na binabantayan dahil sa matinding tagisan ng mga magkakalabang kandidato. Sa ngayon naman, yung hotspot ay ini-evaluate pa. At ang term ng hotspot ay may specific na definition. Ang nakikita lang natin sa Manila, hindi hotspot, kundi merong intense political rivalries. Normal yan sa mga politiko na talagang intense ang kanilang mga rivalries na yan. Pero hindi naman natin makonsider na hotspot yan to the extent that it will result into violence. Pero yun nga sabi ko kanina, we always hope for the best, but we prepare for the worst. At hindi nagtapos sa inspeksyon sa mga gamit ang pagbisita sa Manila Police District Headquarters. Napasabak ang mga pulis sa pagsukat naman ng kondisyon ng kanilang pangangatawan sa pamamagitan ng push-ups. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. At may ilan na halos hindi na makasabay sa mas nakakatanda nilang opisyal. Pagod na? No, sir! 50 years old na ba? Dinadaya tayo. Ang bataks. Okay, pag down, count 1 to 10. Huwag isaya ng bilde ba? Yes, sir! Okay, ready! Down! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Sir! Yan lang ang lambing natin sa kanila. You know, I'm somebody who always believe in leading by example. So, nakipag-banding lang tayo sa kanila sa mga push-up lang na yan. So, sinabayan natin sila at tinitingnan din natin ang kanilang fitness level at para ma-inspire din sila, naalagaan ang kanilang mga sarili dahil ako ay matanda na. Manila Police District is always ready, as usual naman. Isa sa mga best performers natin yan ng mga district dito sa Manila. Of course, may mga room for improvement pa rin. Hindi naman natin masabing perfect ang lahat. At palagi nating tinitingnan ang mga room for improvement yan as an opportunity to improve. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.